Good morning, guys! Welcome back again to our YouTube channel. And for today's vlog, ako lang muna ulit dahil alam niyo naman yung partner ko nasa Canada na. And soon, pupunta rin ako doon. Kami ng dalawa yung makikita niyo lagi sa vlog. So guys, yung una kong pinost na video about sa open work permit na application namin, pinost ko din siya sa TikTok bago ko siya ipost sa YouTube. So medyo maraming nakapanood and ang daming nag-comment kung ano nga daw or paano yung naging process namin and ano yung mga sinubmit ko na documents. So napaka-importante nun guys, lalo DIY yung ginawa ko. Wala akong consultant, wala akong agency kasi ayokong gumastos ng malaki and medyo tight din kasi yung budget na. Kaya kung ikaw din, medyo tight yung budget, gustong makatipid, pwede kitang tulungan or etong i-discuss ko sa'yo ngayon lahat ng documents and yung buong process. Sana makatulong to sa'yo kung magdi-DIY ka para sa open work permit mo. So yun guys, discuss natin. Unang-una, sino ba ang mga eligible para kumuha or mag-apply ng open work permit na visa? So guys, number one na pwedeng kumuha niyan is yung mga asawa. Pangalawa, yung mga common law partner. Pag common law partner, yun yung mga living in partner ng mga students or mga temporary foreign workers na nasa Canada na guys. Kahit saang province yan, alam ko pwedeng mag-apply ng open work permit. So kami kasi guys, yung entry ng partner ko doon, temporary foreign worker siya. Nagpunta na siya doon through agency, meron siyang agency dito para maging fast food supervisor siya sa Ontario, Canada. So pagdating niya doon, after mga 2 weeks, nag-process na ako ng open work permit ko. Pero guys, disclaimer lang ha, hindi po ako professional, hindi ako consultant. Ito lang yung naging proseso ko or yung naging process ko and yung mga documents na sinubmit ko, sinishare ko lang sa inyo based sa naging experience ko and yung nag-work sa akin. And ito guys, alam din naman natin na maraming temporary foreign workers na nasa Canada from the Philippines, di ba? And meron dyan mga high wage earner, merong low wage earner. So sa pagkakaalam ko, ang pinaprioritize ngayon ng Canada si yung mga nasa high wage earner or yung mga supervisor yung position pataas, yung mga managerial and yung mga skilled worker, yung medyo above minimum yata yung salary nila. I'm not sure lang guys, pero pwede nyong i-check dun sa mismong IRCC website kung sino yung mga eligible na temporary foreign workers na mag-apply ng open work permit para sa mga spouse nila or sa common law partner nila. And also guys, yung mga spouse ng temporary foreign worker or ng mga student natin, sila yung mga asawa mismo, yung may marriage certificate na ipapresent sa IRCC. Meron namang mga common law partner, yun yung mga living-in partner nila dito sa Pilipinas na at least 1 year. At least 1 year yun guys na nagsama kayo sa iisang bahay and may mga proof. Sa gender niyan, walang pinipiling gender si Canada. Pwedeng same sex, girl and girl, boy and boy, and opposite sex. So kahit alin dyan, basta nagsama kayo ng 1 year, pwede kayong mag-apply. And dapat may proof yan guys. Yun yung i-discuss natin dito. Tulad sa case namin, same sex kami, kung ano yung mga pin-resent namin na documents. Okay, so let's start. Para sa mga documents na pin-resent namin, lahat to importante. So yung pagkakasunod-sunod na ginawa ko, ako yung nasunod doon. Ang ginawa ko lang, gumawa ako ng contents or ng table of contents, napaka-importante yan guys. Kasi diba, i-upload natin siya sa client information dun sa IRCC kapag nag-DIY tayo. Isang file lang na PDF yung pwede mong i-upload sa client information and dapat lahat ng documents na to magkakasama. Okay, yun muna yung i-discuss ko ngayon na yung laman ng client information na kailangan nyong i-ready. So yung unang-una guys na nasa first page nung table of contents is yung letter of intent. Yung iba may hindi na nagsasubmit nito, lalo yung mga ano na married na. Sa part kasi namin, same sex, tapos common law, gumawa talaga ako ng letter of intent. So yun, kumuha rin ako ng guide sa YouTube. Ilalagay ko sa description box yung naging guide ko para sa LOI na sinubmit ko sa IRCC. Okay, check nyo na lang din guys. Kasi napakalaking tulong niya. Dahil ang ayos talaga nung pagkakasunod-sunod dun sa letter of intent.
yun lang din yung sinunod ko sa akin. So yung letter of intent, 3 pages yan, yung nilagay ko. Yung kinompose ko. And of course, dapat English yun lahat. Pangalawa, nag-compile ako ng mga pictures namin together, lahat ng travel namin, locally and internationally. Lahat yan, pati group of friends, family namin, and yung mga dalawa kami na pictures. Lahat ng pictures namin together, sinamit ko. Pero, hindi na ako nag-submit, guys, ng mga conversation or ng mga text message kasi may nagsabi na kailangan din daw mag-submit noon. Pero hindi na ako nag-submit, guys. As in, pictures lang namin together kahit walang ano yun. Kahit walang year kung kailan yun. And nga pala, guys, marami-rami na ilagay kong pictures kasi 6 years na rin kasi kami together. So, malaking proof na rin kasi yun sa IRCC or dun sa embassy na ganun nakatagal yung relasyon nyo. Make sure na kung kukumpile nyo yung mga pictures nyo, sabihin na natin, nakakollage yan, guys, ha. Kunyari, isang bond paper or isang page, nasa 5 to 7 pictures nyo together. So, siguro mga 3 to 5 pages na ganun. Tapos, lagyan nyo ng link ng Google Drive. Kasi kapag na-compress siya, kapag pinaliit nyo yung file, kasi 4 gig lang yung ano, ay 4 MB lang. 4 MB lang yung kaya nung client information. So, sobrang liit lang na file nun. Tapos, nasa 50 pages yata yung in-upload ko. So, makukompress talaga siya. Yung mga pictures, pixelated na. Kaya guys, lagyan nyo ng link sa ibaba ng mga pictures per page. Kung 5 pages yung pictures nyo together, lahat, lagyan nyo ng link ng Google Drive and explain nyo doon na for high definition copy of this pictures, please click the link or check this link. Parang ganun. Next guys, ito napaka-importante nito. Sa mag-asawa kasi or dun sa spouse, pwede kayong mag-present ng birth certificate nyo pareho and marriage certificate. Okay? And kung may anak kayo, pakita nyo na din doon na siya yung tatay or nanay ng anak ninyo na nakapangalan din sa inyo or nakapilyado sa inyo, of course. And para naman dun sa mga common law or kunyari opposite or sorry, same sex na common law, tulad namin, ang pinresent namin, para sa opposite sex, ganun din to ha. Statutory declaration of common law union and affidavit of cohabitation. Yung affidavit of cohabitation and statutory declaration, meron kami niyan, sinend mismo ng agency niya dito sa Pilipinas nung nagpa-process pa lang siya ng visa niya. So guys, yun yung napaka-importante kung common law yung ipaprocess natin. Dahil kailangan yung principal applicant, sabi natin yung may lamia, kahit direct pa yan or agency, kailangan naka-common law din yung status niya. Kung naka-single siya doon, tapos kukunin ka niya as common law partner, guys, medyo mahihirapan kayo na i-process yun dahil nababasa ko lang din dun sa mga sa website and sa Facebook group na parang misrepresentation daw yung mangyayari kapag naka-single yung principal applicant tapos magko-common law kayo. So, no-no talaga yun, guys. And ayun, of course, yung birth certificate niyo pareho, kailangan nakasama din doon. Tapos, ito para sa, muna sa ano to ha, sa open work permit na mga papers. Mamaya tayo dun sa documents ng mismong principal applicant na sinubmit ko. So, yung sunod doon, nagpasa ako ng driver's license ko kasi yun yung same address kami dito sa Pilipinas. Okay, so, valid ID, pwedeng UMID yan. Basta dapat, same kayo nung address or nung primary address ni applicant or ni PFW na nasa Canada. Pati yung sa'yo. Dapat same address yan. NBI clearance and police clearance na dapat same address din. Actually, yung police clearance na receive ko, natanggap ko lang din yun na ano sa iba, parang sinabi rin nila police clearance, pero hindi na talaga ako nag-submit nun. Kayo lang for ano, parang identification din, dagdag, na same address kayo, pwede ka rin kumuha ng police clearance. Pero ako kasi, NBI clearance lang talaga yung sinabit ko na same ng ano, same ng address. After nun, ang sinubmit ko or yung sa baba ng page na yon ng NBI clearance, meron kaming joint account. Kinuha namin yon parang October yata, 2022, nung nagka-process na kami ng visa niya. October yon. So nag-open kami ng joint account, yung mga savings namin, nilagay namin doon, and umabot ng mga 130 yata, pesos, 130K pesos, yung laman nun. So bank statement and bank certificate yung nandun. Dalawa yun guys, laging magkasama. Hindi pwedeng bank statement lang or bank certificate lang. And kung meron ka rin personal na bank certificate, pwede mo na rin yung gawing proof of funds mo. Kung may personal ka, lagay mo na rin yan. Kung may credit card ka,
na naka sa ano siya, supplementary siya or ikaw yung supplementary niya. Pwede rin yun guys, proof ng relationship din niyo. And ako kasi meron akong motorcycle and kotse na nakapangalan sa akin. So as proof of fund or home ties dito sa Pilipinas, hindi pala proof of fund, home ties dito sa Pilipinas, pinresent ko yung ORCR nun, nung kotse tsaka nung motor. Tapos, meron din akong insurance policy na siya yung, ano ko, siya yung, ano bang tawag dito, beneficiary ko. So, proof din yun na matagal na kayo magkarelasyon. Kasi, andun din yun, alam ko, sa statutory eh. Para may i-check ka dun kung may joint account ba kayo or may policy ba or insurance na under ng name nyo pareho or beneficiary yung isa sa inyo. Also, since virtual assistant ako, I'm an independent contractor, pinresent ko din yung statement of account kung saan pumapasok yung salary ko every month and yung parang pinaka-certificate. At least, ano ko rin yun, kasama na siya sa proof of funds na pwede kong ipakita na nag-work ako dito, na ito yung earnings ko, kung bakit kami may savings, ganun. And kung meron din kayong house and lot or ibang properties na sa inyo nakapangalan or kahit yung tenancy certificate lang, kung nag-rent kayo pareho ng apartment before, pwede kayong kumuha nun and isasama nyo dito sa mga documents na isasubmit nyo as proof of relationship and home ties nyo na rin. So, ayun. So, bank account, yun na. Yun na yung last na sinabit ko para sa akin. Para naman dun sa mga documents ni temporary foreign worker, ito siya guys, iisa-isain ko. So, unang-una guys na importanteng isubmit natin, syempre mag-submit tayo dun ng passport natin, di ba? Of course, kailangan meron din tayong copy nung passport ni temporary foreign worker or ni student. Yun, yung passport niya, pati yung stamp ng visa nung spouse ninyo or nung common law partner ninyo. Yung work visa, iba pa kasi yung parang pinaka-certificate, tapos yung stamp, magkaiba yun. So, pareho kong pinresent yun. And since may Lamia siya, sinabit ko din yung documents niya ng Lamia. And yung employment agreement, sinabit ko din yun, or yung contract. Kasi bago siya umalis, nasa kanya naman na lahat ng documents na yan. So, yun, sinabit din namin. And then next, yung OEC, or yung Overseas Employment Certificate, binibigay din yan sa mga temporary foreign workers. Galing sa POEA yata yan. So, kailangan nyo rin i-present yan. And yung mga IDs ni TFW or ni student na same kayo ng address. Okay, importante yun. And kung meron din siyang insurance ID doon or insurance certificate, pwede nyo din yung isama. Basta proof na employed siya doon. And ako kasi guys, hindi kami nag-present ng proof of funds niya sa Canada. Kasi pagdating niya doon, last week na ng February, so nag-process pa sila ng bank account, ng payroll, hindi pa rin siya nakakakuha ng salary niya. Kasi nag-start siya sa work parang March 8. And nag-start ako ng process ng visa March 8 din. So, wala pa talaga siyang proof of funds. So, hindi kami nag-submit nun. Kasi feeling naman namin, enough proof na din yun. Pero kayo, it's up to you guys. Pwede pa rin kayong mag-submit ng pay stub niya. At least, parang 3 payouts. Or parang 1.5 months. Yung 3 pay stubs na yun. And, ano pa ba? Yun, yung bank certificate niya, kung meron. Yung credit card niya dun, pwede rin yun as proof of funds. Guys, yung lahat ng documents na sinubmit namin. And lagi niyong tatandaan guys, napaka-importante na ma-prove natin na genuine yung relationship natin dun sa temporary foreign worker or dun sa student na nasa Canada. Okay, yung mga documents na to, supporting na lang yan. Ang magpapatunay dyan talaga is yung mga pictures, yung letter of intent. Siguro, dun pa lang sa kwento nyo, ikawento nyo yung naging love story ninyo. Kung ano yung mga plans nyo in the future habang nasa Canada kayo, ikwento nyo dun guys. Kailangan ma-sweet para sure na ma-approve. Okay? Kailangan yung i-approve sa mga visa officers or sa embassy na mahal nyo talaga yung applicant, na hindi kayo pupunta dun kasi naka-fixed lang yung may kontrata kayong dalawa. Yung parang ganun. Huwag natin sila bigyan ng ganung impression. So, ayun guys, kung meron kayong mga ibang questions or tingin nyo may nakalimutan ako na sabihin dito, feel free to comment down below para masagot ko yan. I'm available every day
kahit busy ako, sasagutin natin yan. Kung kailangan nyo ng tulong, check nyo lang yung nasa link or nasa description yung link ng Facebook page ko. And please don't forget again to subscribe, like, and share this video. And para din maging ano kayo, maging updated kayo sa mga future videos na i-upload ko about sa Canada na ano namin, na journey namin. So mag-ingat tayong lahat guys. Maraming maraming salamat ulit sa panonood. See you again sa next vlog.